Starting po next week naman, tutulong na po ang local government units. Kung saan po kayo, kung kayo po ay taga Caloocan, sa Caloocan po ang payout. Kung kayo po ay taga Quezon City, sa QC po ang payout. Pero ang magmamanage po nito ay Department of Social Welfare, social workers po, mga empleyado po ng DSWD Main ang magbabantay. Ang payout lamang po ay sa mga munisipyo at lungsod para po synchronize po tayo, hindi po tayo magulo. Kasi meron po pumipila dito po sa akin, taga Bulacan po siya. So, ano ang gagawin ko? Meron po dito, kanina, tinatanong ko, taga saan siya? Taga Cavite raw po siya. Meron naman ho kanina, dito po siya galing sa Mandaluyong. Paano ho naman natin ma-address po yung problema na yan kung lahat ho kayo dadagsa dito sa amin, which we're having problems right now dito po sa labas ng DSWD. Ang gagawin po natin, simple lamang, kakaroon po kami ng Memorandum of Agreement with DILG para tulungan po tayo ng mga LGU para hindi na po kayo pupunta dito sa amin. Doon na po kayo mismo sa inyong mga lungsod, munisipyo, magkakaroon ng payout. Kami po ang magpapatakbo nito. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong pipiliin ang DSWD. Kung ikaw ay mahirap, pasok ka rito. Okay? Hindi ka nahihingan pa rin. Hindi ka nahihingan ng mga indigency. Kung anong hiningin namin ngayong araw, ganun pa rin ang hiningin namin sa mga darating na limang Sabado. And decision ho namin, ibibigay ho namin sa LGU kasi sabi na malayo pa kami. Then ilalapit ho natin. Dadalhin po natin sa pinakamalapit kung saan kayo nakatira yung payout na ito. DSWD po ang mamamahala. Kaya huwag ho kayong kabahan na baka may pilipilian. Iwala pong pilipilian ho rito. Basta kayo ay pumila, kayo po ay mahirap, kayo po ay pasok sa hinahanap po namin na mahihirap at pwede po kayong makatanggap. Panghuli na lamang po, okay? Lilanawin ko lamang, maraming nagtatanong, medyo nagkagulo po kagabi pa. Quezon ang 4-piece daw kasali. Quezon may nagsasabing hindi. Mga sir, mga ma'am ng 4-piece. Kung kayo po ay naka 4-piece, tama po ang sinasabi ng inyong mga leader. Hindi na po kayo kasama dito dahil yung 4-piece na hawak ninyo ay para po sa mga anak po ninyo yan. Kaya po meron kayong 4-piece, yan po ay para sa edukasyon ng inyong mga anak. Incentive yan para pumasok po ang inyong anak. Therefore, nagtumatanggap na po kayo ng ayuda mula sa gobyerno para sa edukasyon ng mga anak ninyo. Pagbigyan naman po natin yung mga hindi pa nakakatanggap ng ayuda na wala po sa 4-piece, sila naman po ang bibigyan natin ng educational assistance. Yun lang po yung sinasabi. Tinawagan po ako ng pansin ng aming 4-piece personnel at ilang leader po kanina nakausap ko, sinasabi nila, sir, hindi po kasama ang mga 4-piece dyan. So yung mga nakatanggap po ng 4-piece, i-re-refund nyo po sa amin yan, ikakaltas po sa inyong matatanggap po next month para magkalinawan ho tayo. At saka yung mga scholar na po ng mga gobyerno ho dyan, hindi na rin po kayo kasama because allotted na po yung mga pambili ninyo, pati mga tuition ho ninyo. Ito po ay galing sa DSWD. Kaya yan po yung mga ika nga aayusin natin at paplansyahin natin starting next week. Maraming salamat po. Kung may mga katanungan po kayo, sasagutin ko ho.